siya. Bakit siya ng mga dapat sanang natatanggap ng mga kasambahay? Dahil ito yung magsisiguro na yung minimum na kinakailangan niya, yung basic na kinakailangan niya ay napoprotektahan under the law. At bakit kailangan siyang maprotektahan under the law? Para obligasyon siya. Para obligasyon siya ng employer na sinusunod. Kasi kung walang batas na nandyan, pag hindi sinunod, walang kaakibat na parusa. Pero itong kasambahay mo, sinasabi niya na ito yung mga kailangan na natatanggap ng mga kasambahay. So ito yung mga privileges o mga karapatan na dapat sana na-enjoy niya. Kasi bahagi na dyan yung sweldo. Kasi alam natin na yung sweldo kasi, ang dami hindi sumusunod. Ang dami hindi sumusunod sa minimum na dapat na sweldo. Ang pangalawa, maraming kasambahay ang walang assistance. Maraming kasambahay ang walang PhilHealth. Alam natin na may batas patungkol sa SSS, may batas patungkol sa PhilHealth. Pero yung pinakatanong kasi, kung hindi ba hindi sinusunod ng employer, ano yung karampatang parusa? Yun yung talagang malaki yung pagkukulang. Kasi ngayon, halimbawa sa amin lang, nagkaroon ako ng dalawa na kasambahay kasi na-aksidente yung napakatagal na sa amin, tinatanong ko yung SSS number nila sa PhilHealth number kasi ako yung magpapatuloy ng pagbayad. Sabi nila, wala sila. Pero ang tagal na nilang namamasukan, pero wala sila nun. Dapat sana basic yun, di ba? Dapat basic yun kasi, halimbawa yung SSS, paano kung may nangyari? Paano kung gusto na mag-retire? Dapat sana may pension siya. Pag kinakailangan niya urgently na may makirang siyang pera, mautang. Kung hindi siya member, di wala siyang mapupuntahan. Yung PhilHealth, ganun din. Ang magbe-benefit, hindi lang siya, kung magkakasakit siya. Pero pati yung immediate family member niya na beneficiary niya, dapat sana magbe-benefit din. E kung hindi binabayaran ng PhilHealth, di paano? Paano ako nagkasakit? Mabuti kung medyo generous yung employer o merong means na sila yung sasagot. Ang paminsan hindi din. Maliban doon, yung mga kasambahay pa, nabibigyan ba ng day off? Yung halimbawa, ang tagal mo na nagtrabaho, gusto mo naman na magpahinga na, meron ka bang pension o meron ka bang daladala man lang sa pamilya mo? Na ang tagal-tagal mo na magtrabaho, meron ka bang capacity na kahit hindi ka na magtatrabaho, mabubuhay ka pa din, saka mabubuhay yung pamilya mo. Ito yung package ng batas na sinisiguro niya na kung hindi magko-comply dito, may karampatang parusa. Ang paniniwala ko, matagal ako naging labor lawyer, na lahat na employees, kahit nga hindi ka sa bahay, lahat na employees, kailangan ng ganitong protection. Kailangan ng ganitong protection kasi dapat pinapangalagaan ng pamahalaan, hindi tayo naaabuso. Iba-iba naman yung kalagayan. Maraming mga kasamahan.